Hello mga guys! Welcome to my YouTube channel, Hermotic! Asa ngayon, meron tayong bagong tanggap na Hux Astron washing machine. Ang complaint dito ay kahit daw hindi naka-drain itong kanyang knob, halimbawa hindi mo siya nilagay sa drain, lumalabas pa rin daw yung tubig. Kailangan kasi pag nakalagay sa was, wala nang tubig na lumalabas sa drain niya. Pag linagay sinet mo sa drain, dapat doon pa lang siya lalabas yung tubig. Ngayon, bubuksan na natin at titingnan natin yung valve. Kasi karamihan dito sa valve ang problema. Sa mga viewers natin na hindi alam, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Kasi madali lang ito eh. Sa valve lang ang problema nito. Mayroon sigurong mga himulmol ng damit, mayroong kumalang, kaya hindi siya hindi niya mai block yung tubig, lumalabas pa rin. Kaya bubuksan na natin sa likod. Ayan. Wala na siyang hose. Oh. Andito na yung hose niya, putol na. Kaya tulo ng tulo raw, sabi ng ano. Ngayon bubuksan na natin. Ayan, nabuksan ko na siya. Ngayon nandito yung valve niya. Tapos nandito yung drain niya. Ngayon dito ang may problema niyan eh. Madali lang ito, pipihitin lang natin tong pinaka-cover niya. Pihitin lang. Yan. Pipihitin lang natin. Tapos tatanggalin. Lilinisin lang. Yan, natanggal na. Ito na yung takip niya, natanggal na siya. Ayan. Ayan, nandito na. So, ayan, marami siyang mga dumi-dumi. Marami siyang bara doon sa ilalim. Ngayon, lilinisin lang natin yan at ibabalik na. Tsaka yung spring niya, medyo nagkandaputol niya, kaya hindi niya maitulak pababa. Ngayon, ang gagawin natin ay aayusin lang natin tong spring niya, tapos lilinisin natin para hindi na magkaroon ng leak. Ayan, at umpisa na natin. Ayan, medyo malinis na siya. Naalis na natin yung ano niya. Kasi ang problem nito, kung halimbawa, buo naman yung spring niya, gumaganda naman yung spring niya, mayroon niyang himulmul sa loob, mga himulmul ng damit, linisin nyo lang. Tapos, kung halimbawa, sira naman yung spring niya, kagaya nito, durog-durog na talaga yung spring niya. May nabibili namang spring na ganito. Ito, bago na ito. Sa nabibili ito sa mga parts na tindahan ng mga washing machine. Mura lang, 35 pesos lang ito. Itong spring na ito. Tapos, ikakapit na natin dito. Yan, pagkapit nito ay ipipress nyo lang dito. Ipapasok nyo ng ganyan. Tapos, iikutin nyo lang. Yan. Ikutin nyo hanggang sa pumasok na lahat. Yan. Yan, ganyan lang. Tapos ikut-ikutin lang. Hanggang sa pumasok na lahat. Tapos ibabalik na natin sa kanyang casing. Yan, importante ito sa mga bahay-bahay kasi minsan hindi alam talaga kung paano ito solusyunan yung ganyang tumutulo. Tulo ng tulo yung tubig kahit na hindi pa dinidrain. Ganito lang yan, mga guys. Tapos ibabalik na natin dito sa casing niya. Tapos yung takip, ibabalik na rin natin yung takip niya. Dito si Babo yung takip niya. Yan. Babalik na natin ang ganyan. Tapos may thread dito, iikutin lang. Yan. Yan, madali lang. Sigurado po may natutunan kayong yung mga hindi alam. Sa mga technician kasi alam na ito eh. Yung sa mga bahay-bahay natin na yung may mga ari ng mga washing machine, yung paglalaba, hindi na kayo kailangan tumawag ng nagsiservice. Ganito lang ang problema niya. Putin nyo lang. Kasi karamihan ito ganyan eh. Tulo ng tulo. Ngayon, ganito lang pagkagawa.
Ayan, medyo mahigpit na. Tapos itong rod niya, kapag hinatak natin, medyo bumabalik-balik siya. Natatakpan yung kamay ko. Ayan, oh. Bumabalik. Ano yung kurito? Pipindo. Ayan, ayan. Ayan. Bumabalik-balik siya. Ibig sabihin, pag nakataas, drain yan. Pag nakababa, yun yung hindi lalabas yung tubig dito. Hindi siya lalabas. Yan. Yan lang ang purpose niyan. Kaya tumatagas kanina dahil sa ito na nga, durog na yung ating spring. Hindi na siya bumabalik. Parang hindi niya na napipiga. Ngayong karamihan niyan, minsan buo yung spring, tumutulo pa rin. May mga damit na himulmul na damit sa loob. Nakakalang dito sa valve niya. Kaya pag-press niya, hindi niya may press dahil may nakakalang. Ngayon may leak pa rin dito sa ating tube. Nagkakaroon ng leak dito ng tubig. Ngayon ganun lang, linisin lang. Kung sira yung spring, palitan 35 pesos lang doon sa mga bilihan ng washing machine, yung sa mga parts. Tapos ganun lang din ang pagkapit. So ayan mga guys, at sana may natutunan kayo sa aking video. At maraming maraming salamat sa inyong panonood. And please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.